Good morning! Grabe, bumalik ang lamig dito, mga buddy, sa Riyadh. Kanina, nasa 9 degrees eh. Eh, mga ganitong oras, mga alas 10. Medyo may kainita na. Pero, eto na naman tayo, umpisa na naman ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero mas okay na itong ganito kaysa sa mainit. Oo, katatapos lang natin na mag-grocery, ubusin na tayo ng pang-ulam. Walang naman ang ating pwedeng gawin dito. Trabaho, vlog, kain, tulog, repeat, ganun lang. Napakalawak nitong paligid dito. Itong area na to. So, dati dito, nakakapaglaro pa ng cricket, yung mga ibang lahi, mga Indiano ngayon. Ginawa na rin lay down area, mga equipment. Dito naman, yan, papunta na tayo sa accommodation natin eh. Isang malaking school para sa mga bata. Bago lang 'to nagbukas. Maapektuhan din siyempre ng pandemic. Ngayon din lang sila nag face-to-face classes. So, mamaya pa yung ating pasok. Kailangan natin bumili ng konting ulam para pambaon tayo. Minsan nakakasawa na rin yung ganitong buhay eh. Oo nga. May pera ka para sa pamilya mo. Pero nakakainip na rin minsan. Hindi nga lamang para sa pamilya natin, hindi natin katsaga dito sa Saudi Arabia. Pero hopefully mga buddy, dadating tayo sa time na uuwi na rin tayo. Kaya dapat habang nandito pa sa abroad, samantalahin ang pagkakataon, mag-ipon at wag kung ano-anong bisyo ang atupagin. Yan ang aking payo sa ating mga kababayang OFW. Kagaya ng isa naming kasamahan, nakausap ko na isang araw. So nakadalawang taon lang siya dito. Nagsisisi siya kasi hindi niya pinagbuti nung nandito siya. Wala siya naipon. Tapos kung ano-ano pang inatupag. Ayan. So gusto mo niyang bumalik, wala na. Kasi hindi na siya ni-renew ng management. After 2 years, pinauwi na siya. Although may nakuha na kahit konti, pero hindi pa rin sapat 'yon, 'di ba? So kami, naka-6 na taon na dito. At plano ko nga this year back to the Philippines na tayo. Para naman makasama natin 'yung ating pamilya. Kasi nalumalaki yung ating mga anak na wala tayo sa kanilang mga tabi. Yung pera kikitain natin, pero yung oras na nawala, naku, mahirap nang ibalik yan mga buddy. So kung mapapansin nyo yung ating video, isang camera na nakatutok sa akin, yung isa nandito sa dinadaanan natin. Ginagamit natin yung ating multi-view ng Insta360 1x2. Ito yung isa sa magandang feature nito eh. Hindi mo na kailangan balik-balik rin pa yung camera. Pwedeng sabay mong gamitin, pwedeng yung isang camera lang. At kuha lahat, di ba? Ay nako. So yan lang mga buddy, ang ating maikling vlog. Gusto ko lang na may makausap ako habang naglalakad para hindi tayo mainip. Napakalamig ngayon dito, lalo na mamayang gabi. Ito yung unang araw eh, kasi yung nagdaan, hindi naman ganito eh. Ngayon lang uli. Okay, so much for that. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel.
Ayan, nandito kami ngayon sa Black Pinoy. Ito yung first time namin ni Buddy. Magdangarenda muna kami dito. Dati kasi, nung pag-vlog ko, yung pwesto nila dun lang sa gilid. Pero ngayon yan, kita nyo. Isa ng malaking pwesto dito. Black Pinoy Barbecue. So, try natin dito yung ano yung merienda nila. Kain muna. And same time, mamaya, tag-sorbet tayo. Ay, ang cute! Ang cute naman ito! Ganda! Ha? Ganda! Oo nga eh! Cute. Ayan o, oh, Black Pinoy! Cute ng coupe! Try natin dito. Ay, maganda nga yung gantong oras kasi ano pa siya eh. Ha? Maluwag pa siya eh. Full! Hello! Ay! Balikad! Black Pinoy. Ah, hallelujah. Ito tayo. Ito na. Hey. Kailangan muna natin na pumili. Ayan o. Buddy, pumili ka muna, buddy. Buddy. Ayaw mo talaga mag-dinner? Dinner na, dinner na ba natin mo, buddy? Ha? Dinner na, kung bakit nasa... Dinner na. Dinner tayo. Isa merienda eh. Kung muna pumili. Ito, first time natin dito sa Black Pinoy. Pinoy Barbecue. Ito yung kanyang... Alam ko ito ay ano, ito ay may-ari nito, yung asawa niya ay Pilipina. Ewan ko, dati isang maliit lang na pwesto yan eh. Yung ano lang, yung parang mobile ano lang, mobile resto lang. Tapos mga cake yan, mga kung ano-ano yung mga menu nila. Ngayon, vlogger. Check nyo na saan, pwede ng sinigang spare ribs ba niya, no? Para share tayo na, no? Share na rin tayo kung saan, no? Okay, sinigang spare ribs. Drinks? Drinks, ice cream, pineapple, 7-up, Pepsi, okay, pineapple juice? Yes, pitcher. Pitcher, yes, pitcher. Ayun! So ito yung in-order namin, sinigang spare ribs at saka chicken inasal, tapos merong juice, no? So ito, napakamura, 30 lang, pero grabe, tingnan naman ninyo, oh. Ang dami. Kailangan talagang ubusin natin to. Oh. Oh? Parang sambiyang siya. So first time namin kumain dito, pero talagang mukhang mapapadalas kami dito, eh. After namin kumain ay nagsimula na kaming mag-college survey at tinanong natin ng ating mga kababayan kung gaganapin bukas ang eleksyon, sino ang iboboto nilang presidente. At makalipas ang 2 oras naming pakikisalamuha sa ating mga kababayan dito sa Sulimanya, ay napagpasyahan na namin umuwi dahil may pasok pa yung aking kabady. So hanggang dyan na po at maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel.
sana po nagustuhan ninyo ang mga ipinaloob natin sa inyo ngayong araw na to. Ito nga ay bago naganap ang ating Kalye Survey. So sana po ay napanood nyo na itong Kalye Survey na ito.